Plays. Hey guys, it's me Frank and welcome back to my second channel. So kung bago pa lang, eh, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe and click the notification bell para updated guys yung mga future uploads. So for this vlog guys, we'll be doing a helmet review of this new Spyder Corsa. Actually guys, hindi na to ganun kabago no, kasi nirelease ng Spyder Philippines sa market way back May 2022. So marami-rami na rin yung nakabili na to simula na ito yung marelease. Before ako nakapag-decide na ito yung bibiliin ko, nag-research muna ako sa mga feedback ng mga kaporiders natin dyan na nakabili na. And so far, halos lahat naman magaganda yung naging experience nila sa helmet na ito. Kaya yun, eventually nainganyan na rin kong bumili. Siya nga pala guys, nabili ko to Shopee sa lagang 4,044 plus 306 na shipping fee. Lagay ko lang sa description box sa baba yung link ng seller na napagbilan ko neto. Meron po siyang iba't ibang color variant. Meron siyang plain gloss black, plain matte black, black gray, black green, white red, at itong white blue, which is ito yung nagustuhan kong kulay. And sa pagkakalam ko guys, meron na po silang bagong variant this year 2023, yung Corsa Minimalist. Insert ko lang dito sa screen. Ayan po. O diba, ang gaganda. So marami na kayong mapagpipilian, depende sa gusto nyong kulay. Alright guys, now proceed sa pinaka-exciting part. Let's do the unboxing. So ito po yung box ng Corsa. Naka-bubble wrap ito nung dumating, tinanggal ko lang. So typical Spyder helmet box. Wala masyadong design or graphics whatsoever. Now straight out from the box, bubunga sa inyo itong napakagandang helmet bag ng Spyder. Ayan, tabi muna natin. Ayan. In my opinion, isa itong Spyder na may magandang helmet bag. And in fairness, makapal din yung telang ginamit. Ayan o. Now, check natin kung ano-ano yung mga freebies na nasa loob ng box. Ayan, so meron po siyang kasamang clear lens, which is napaka-common na freebie kapag bibili kayo ng helmet. And check pa natin. Okay, so meron ding free stickers. So ito lang po yung mga stickers na nasa loob ng box by Spyder. Tapos ito yung sticker ng seller na napagbilhan ko sa Shopee. Team ACA Motorcycle Trading. But anyways guys, ang habol ko lang naman dito is yung clear lens para may option tayo mapalit ng visor depende kung kailan tayo madalas na mamaneho ng motor. Say for example, kung yung pasok nyo sa work is night shift, mas ideal na ang gamitin yung lens ay itong clear for safety and dagdag visibility rin sa daan. Okay, labas na natin yung Corsa sa loob ng helmet bag guys. Ready na ba kayo? In 3, 2, 1. The grand revelation. Please welcome Spyder's ultimate helmet, presenting in front of you, Spyder Corsa. Wow! Oh my god! Ang ganda niya sa personal guys. As in, tingnan niyo naman kung gaano ka astig yung forma niya, no? I'm speechless. Grabe. Ang unang nagustuhan ko talaga dito sa Spyder Corsa guys is yung mismong shape ng helmet. Kung titingnan nyo, hindi siya yung typical helmet na karaniwan yung nakita ko daan. Actually, pangalawang Spyder helmet ko na to. Yung una is yung Spyder Phoenix plus Joker.
And honestly, para sa akin, sa lahat ng ni-release Spider, ito yung pinakamaganda in terms sa forma. Hindi siya ganun aggressive unlike dun sa ibang helmet na sobrang exaggerated yung design. Say for example, yung mga spoilers na sobrang haba. Hindi na siya proportion tingnan. Ito kasing Corsa, ayan guys. Napakasimple lang sa unang tingin, pero ito yung tipo ng helmet na kumbaga head turner saan ka man mapunta. Talagang dagdag pugi points pag ito yung ginamit nyo. In short, aesthetically pleasing siya. And at the same time, ang dami pang magandang features na meron ang helmet na ito. Napili ko itong kulay kasi medyo nagsawa na rin ako sa mga color black na helmet. Para may iba naman, try natin this time gumamit ng white blue na kulay. Ewan ko lang sa inyo guys, pero para sa akin sobrang attractive ng gantong color combination. Dagdag niyo pa itong visor na napakaangas. Tingnan niyo yung shape ng visor niya. Hindi siya yung common na visor, no? Meron siyang, ang tawag dito, kakaibang design. Galing ha? Now, dumako muna tayo sa visor nitong Corsa. As per advertise mismo ng Spider Philippines, sa lahat ng kailang helmet, tong Corsa ang may pinakamalawak na field of view. Ang laki rin ng pinagbago ng lapad ng field of view nitong Corsa, na umabot sa 33.65 cm mula sa dating 32.30 cm sa kanilang regular Spider helmet. Compared sa regular Spider helmet na may 9.50 cm yung haba, while dito naman sa Corsa ay naging 10.80 cm na. So, nakasulat po dito, Spider Corsa for your vision, market leading visor technology, scratch resistant polycarbonate, 100% UV-400 protection. Uy, maganda to ah, UV-400. Tapos optical grade visor clarity, easy visor replacement. So size nito ay XL. Naka-indicate din dito na pinlock ready na siya. And merong spare visor included. Ito naman sa left side, makikita nyo yung parang tag ng Corsa. Yan o, malalaman nyo talaga na original yung helmet pag merong ganitong code. Alright, so oras na para tanggalin tong visor cover. There you go. Wow! This is it. Grabe. Buksan natin guys. Para makita nyo yung loob ng Corsa. So ito po yung itsura ng Corsa sa harapan pag nakabukas yung visor niya. Then ito namang iPort gasket niya. Mas malambot siya compared dun sa iPort gasket ng Phoenix Plus. Pero kahit paano, quality pa din yung rubber na ginamit dito. Ang purpose nga pala dito guys is ito yung magpe-prevent sa tubig na pumasok sa loob ng helmet tuwing umulan. Tapos multi-layer din itong visor niya. Meron siyang 8 detents. Papakita ko sa inyo guys kung anong ibig sabihin ng 8 detents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Yan. So, 8 detents po siya na pwede nyong i-adjust depende sa preference nyo. At saka guys, isa din to sa bonus points. Naka-dual visor na din itong Corsa. Yung pitan niya ay andito sa gilid. Napaka-smooth ng mechanism. Yan o. At saka guys, isa din to sa bonus points. Naka-dual visor na din itong Corsa. Yung pitan niya ay andito sa gilid. Napaka-smooth ng mechanism. Yan. O, diba? Tapos, pwede nyo rin siyang ilock para secure yung placement ng dual visor. May marinig kayong click. Oh, yun, nakalock na siya. Tapos, pag binaba nyo naman, pwede nyo siyang ilock. Click. Yun. Once na nakalock, hindi siya nagagalaw. Yan. Na kung napapansin nyo guys, pinlock ready din siya for anti-fog and anti-moist. Especially tuwing rainy season. So, meron na kayong option na lagyan ng anti-fog film itong visor ng Corsa. For the ventilation, meron siyang apat na ventilation ports. Isa dito sa front, dalawang inlet sa itaas, at isang outlet dito sa likod. Kung gusto nyo naman mas nakakahinga kayo ng maayos, pwede nyong i-open yung ventilation dito sa harapan. Yan. At kung nainita naman yung ulo nyo, buksan nyo lang itong dalawang ventilation ports dito sa itaas. So malaki po yung inlet port niya para siguradong papasok yung hangin sa loob at mag-create ng cooling sensation sa ulo nyo. But for my own preference, di ko trip na naka-open palagi yung ventilation ports kasi prone sa mga alikabok na papasok sa inner foam. And as a result, madaling nadumihan yung loob ng ating helmet.
Gaya ng sinabi ko kanina guys, nagustuhan ko yung spoiler nito kasi saktong-sakto sa forma niya. Hindi siya ganun kalaki or kahaba na kung titingnan nyo parang ang OE na nang dating, siya nga pala integrated na itong spoiler niya, meaning to say, hindi na ito mapapalitan pa. Unlike sa ibang spoiler na pwedeng tanggalin at palitan ng ibang kulay, so far matibay naman yung pagkakadikit, doble ingat lang na huwag malaglag o di kayo mabitawan kasi alam nyo na, pag minalas at sa spoiler patatama, ang worst dyan ay baka mabasag pa o di kayo magkaroon ng crack. So mula sa inlet dito sa harapan, itong dalawang ventilation port, dito po lalabas yung hangin sa likod. In other terms, tinatawag din itong exhaust port, labasan ng hangin. Dito sa bandang likuran, makikita nyo itong logo ng Spider, tapos Corsa, then size ng helmet, XL620, and yung weight niya na 1,550 plus minus 50 grams. ECE certified din siya, R22-06. Di ko lang talaga alam kung ano yung meaning ng mga numbers na ito. And of course, pumasa siya sa quality control. Yan o, final quality control 1 passed. And ICC certified na din siya. Ang shell nga pala na ginamit dito guys ay ABS. So kung ikukumpara nyo sa mga helmet na made of carbon composite, mas mura itong ABS. Yun nga lang may kabigatan siya, pero kahit paano, nakakasiguro naman kayo na matibay din ang mga helmet na gawa sa ABS. So far, ito yung pinakamagana helmet na nabili ko and excited na akong gamitin to sa rides para malaman din natin kung comfortable ba talaga sa ulo. Considering yung timbang nito na 1.5 kilos lang. Ngayon naman, check natin yung quality ng foam na meron tong Corsa. As you can see guys, meron po siyang portion na naka-leather. Yan o. Dito sa makabilaan na side. Leather po to. Tapos dito sa bandang likuran din. Naka-leather yan para hindi tumagos yung tubig sa mismong foam. Tapos may reflector pandagdag visibility na rin para mas makikita kayo ng mga motorista sa daan. So ito po yung dalawang reflector. Meron din siyang emergency release system. In the event of an accident, kapag kayo ay na-aksidente, laking tulong nito para mas mapadali yung pagtanggal ng helmet with less movement. So ang gagawin nyo lang dito guys is hihilahin nyo tong dalawang red tag na may nakasulat na emergency at matatanggal nyo na yung magkabilang cheek pads. Basahin din natin tong tag niya. All Spider helmets are loaded with features that keep you safe, protected, and comfortable. Always ECE or DOT safety rated helmets, market leading visor technology, premium grade ABS composite shell, dual density EPS liner, equipped with ECE or DOT certified rapid release buckles, removable and ultra absorbent quick dry liners. Yan. So yun po yung nakasulat dito sa tag, yung motto ng Spider, safety above all else. Sa lahat ng nasabukan kong helmet guys, itong foam ng Corsa ang masasabi kong pinakamaganda kasi hindi siya ganun kalambot. Yan. Hindi rin siya ganun katigas, nasa gitna lang siya. Maganda din yung fabric na ginamit, hindi siya magaspang. Masasabi kong high density foam yung ginamit dito. Maganda din yung pagkatahi ng padding sa loob, tingnan nyo guys oh. Oh! Napaka-attractive din ng kulay niya yun na thread. Kagaya ng karamihan, naka-quick release buckle na. Tsaka matibay yung buckle nito guys kasi made of metal. Nakakasiguro kayo na hindi ito basta-basta kakalas. Tsaka nga pala guys, ang padding nitong Corsa ay detachable or washable. Kaya pwedeng-pwede nyong laban the moment na may amoy na. Tapos guys, sa likod ng cheek pads, may nakatagong butas dyan sa magkabilaan para lagayan ng intercom. Ang gagawin nyo lang dito guys is tatanggalin nyo muna yung cheek pads para mapasok nyo yung speaker ng intercom. Tapos balik nyo ulit yung cheek pads. Maganda siya kasi may allotted space talaga para sa intercom. Tsaka hindi na kayo mahirapan mag-install kung nagbabala kayo maglagay. So it's a plus for me. First time ko nga pala maka-encounter ng helmet na eyewear ready. Isa din ito sa nagustuhan kong features na meron tong Corsa. Kahit pa paano, hindi na struggle yung pagsuot ng eyeglass kasi may nakalaan ng space sa gilid. Ayan o. Kita nyo ba guys? Para siyang kanal. Nagsisilbing guide para hindi na naipit yung frame at para mas intact yung kapit ng eyeglass natin. Buti naman at nakaisip yung Spider na maglagay ng kanal-kanal. Lalo na sa mga riders natin dyan na mayroong eyeglass. Di advantage natin. Alright guys, so oras na para i-fit tong Corsa. Check natin kung swak ba itong XL size sa ulo ko kasi yung large size na Phoenix Plus ko dati medyo masikip talaga siya nung una pero kalaunan lumagluwag naman kahit papaano. Kapag gumagamit naman kayo ng eyeglass katulad ko, kailangan nyo talagang tanggalin muna yung eyeglass. Alright, the moment of truth. Buksan natin yung visor.
balik natin yung eyeglass. Yun. So ito po yung itsura ng Corsa pag sinuot nyo. Now for my first impression, saktong-sakto talaga itong size na XL sa ulo ko. Hindi siya masikip, hindi siya maluwag, tamang-tama lang talaga. Kumbaga snug fit yung size na XL and wala talaga akong naramdaman kahit anong pressure point dito sa ulo ko. Which is magandang indication na tama yung size ng helmet. To be honest guys, super comfortable siya sa ulo ko. Compared dun sa large size na Phoenix Plus ko dati, na parang nagbukha pa tayong isda dun, gawa ng sobrang sikip ng foam, na-press yung pisngi natin. At saka, nahirapan talaga ako magsalita dun. Random ko rin yung weight difference guys. Ito yung pinakamagana helmet na nabili ko so far. Kaya, it's a plus for me. I suggest guys na bago kayo pumili ng helmet, sukatin nyo muna yung mga ulo nyo. At saka mas mabuti talaga na pumunta kayo sa mismong store ng Spider and try nyo sukat in person yung mga helmet nila. Sa gantong paraan, mas nakakapili kayo ng tamang helmet yung hindi kayo magsisisi sa huli. Okay? And for the wind noise, wala pa akong mag-comment patungkol dyan kasi di ko pa naman to nagamit sa rides eh. But basing on my previous experience sa Phoenix Plus ko, since same brand lang naman sila, minimal lang yung kanyang wind noise. Wag lang kayo ma-expect na wala talagang wind noise na maririnig kasi even sa mga mamahaling helmet, meron pa ding wind noise. Yun nga lang mas less compared dito sa mga mid-range helmets. So there you have it guys, for the price of 4,044 pesos, meron na kayong maganda at mapormang helmet na pwede nyo maasahan sa pang-araw-araw ninyong biyahe. Sobrang worth it ito guys considering its price sa lahat ng amazing features na meron ng helmet na to. At check na nakakasiguro guys sa quality. Of course, gawang Spider yan eh. Kung nagustuhan nyo itong review sa Spider Corsa, please don't forget to like and subscribe and share to your friends para mas masaya. Dito ko na tatapusin yung vlog guys. Thank you for watching and as always, Godspeed, ride safe. Ciao. I'll see you soon. Bye-bye.